An end to contractualization, protection from extrajudicial killings, and tax exemptions for minimum wage earners. These are some of the demands labor leaders presented to President Aquino during their meeting in Malacañang this morning. Labor groups called for the passage of House Bill 4853, which provides security of tenure for workers. Workers also asked the president for a more active approach in preventing extrajudicial killings that have claimed some of the lives of some of their members. They also appealed to the president for a possible income tax exemption for minimum wage earners. Contractualization is the major reason why wala tayong tunay na inclusive growth. Pangunahing punto po, dapat nasupilin ang ganitong employment practices na resulta'y job destruction sa halip na makapagparami ng job creation. Sa iba't ibang lugar, iba't ibang industriya, halos iisa ang kinahihinatnan. Kapag lumaban para sa karapatan, karaniwa'y pinapatay. Mahal na Pangulo, ang listahan ng mga extrajudicial killings ng unionista ay patuloy na dadagdagan. Isinudulog po namin sa inyo ang panukalang iligtas ng lubusan mula sa income tax ang lahat ng minimum wage earners. Hiling din po namin manggagawa ang mga sumusunod na batas na bawas buwis. No? Una, pagtataas ng taxation bracket ng de minimis benefits mula 30,000 tungo sa 60,000. At pangalawa, huwag nang patawan ng buwis ang anumang maliit na benepisyo na kukuha namin sa Collective Bargaining Agreement o CBA.